Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome to the historic event for the PUBG Mobile community. Ito ang National Grassroots Program ng PUBG Mobile Tournament, and we are your casters. My name is Kuku TV, and I'm with the one and only Reverend Vince G. Kumusta ka naman, Vince G? Actually, I'm good and I'm so excited to witness what's gonna happen here tonight because we're talking about 16 teams here, Kuku, na maglalaban-laban at syempre isa lang ang mananalo dito. Sino nga ba itong mga teams na to? Mamaya makikilala natin sila isa't isa. And by the way, Kuku, no, since we are here on the National Grassroots Program, talagang dapat natin talagang suportahan yung mga teams na nandito. Bakit? Kasi mabibigyan sila ng opportunity para makilala ng ating mga kababayan na, hey, this team may potential to na probably can represent our country in the upcoming, you know, mga Asian Games, Southeast Asian Games, no? So we will be lending our support, but for now we will be seeing or we will be witnessing kung sino nga ba sa kanila ang magdo-dominate dito sa battlefield. Well, sino nga ba magdo-dominate dito sa the National Grassroots Program? By the way, ano nga ba ang National Grassroots Program? The National Grassroots Program is organized by PESO, yung Philippine Esports Organization. Sa mga hindi nakakaalam, ang PESO or Philippine Esports Organization ay ang National Sports Association para sa esports. Dito sa Pilipinas, layunin ng PESO na palakihin at pasiglahin ang esports industry dito sa ating bansa. Sila ay isang non-stock, non-profit organization at binubuo ng mga esports industry big players katulad ng Tier 1, Garayat Concepts, Mineski Global, TNC, Bren Esports at madami pang iba. So suportahin natin itong PESO sa kanilang mga adhikain. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari niyong bisitahin ang www.esports.com.ph o kaya ang kanilang Facebook fanpage, which is itong pinapanoodan niyo ngayon, Philippine Esports Organization. At hindi lang yun, guys. Maraming salamat pala sa ating mga sponsors. We also have our sponsor, Smart. Experience the power of Smart 5G in over 4,900 sites nationwide. Switch now to experience the difference. Visit smart.com.ph/MNP to learn more. We also have Realme. Thank you to our partner, Realme. Realme indeed. Napakaganda ng phone yan. Actually, I have Realme 10. No? Gamit ko yun yun. But anyways, ladies and gentlemen, ano nga ba ang at stake dito? No? Siyempre, we are gonna be witnessing itong mga 16 teams natin. I believe na nahati sila into two groups. And of course, those top 8 teams, pagsamahin mo A and B, this is gonna be your final 16 that will be battling it all out para malaman natin kung sino nga ba yung pinaka magdo-dominate all throughout this entire day. And of course, makita natin dito na we are gonna play towards a lot of maps. Like this one, we have these participating teams. We have WPM, West Point Mamba Esports, Crossfire PH Zeus, Evolution Tactics, S2K Esports, Obsession Riot, Evolution Sicario, All-Star Team Puyat, Sin Main Team, Dread Esports, Warhawks Overpower, Vipers Clan, Pro Legacy, Vicious Nova, UTG Team 5, Sam, Viz, Vires, Atraftos, Trade Emperors, and of course, the last and not the least, MSI Saints. And syempre, itong 16 teams na to from the different groups, sila lang naman yung mga nag-top, no? So that means, syempre, pag pinagsama mo itong dalawa na to, at kapag naglaro sila all throughout the 5 maps for today, talagang we are gonna expect a lot of action here tonight, today, Kuku. Well, actually, itong mga participating teams natin, no? Maraming malalakas dito. We have the likes of West Point Mamba Esports. Yep. Who actually top yung kanilang group nung nakaraan bago sila makapag-qualify dito sa Grand Finals natin, no? They actually got 52 total points in Group A. And then 52 points din naman ang Crossfire PH Zeus. But then again, yung tiebreaker natin, kung sino mas maraming kills, sila ang mas mauuna. But then again, on Group Number 2, or yung Group B, we have Dread Esports naman who got 53 total points in their group itself. Pero kung titingnan natin tong lineup ito, meron dalawang team dito na sobrang tagal na sa PUBG Mobile Esports scene. We have S2K Esports. 2018 pa lang lumalaban na to sa mga big tournaments ng PUBG Mobile, and also in All-Star Team Puyat Season 2
ng PMPL. Nakapasok sila. Unfortunately, hindi nga lang sila nagkaroon ng magandang outing doon at di sila nakakwalify doon sa world stage. And right now, they are here in the National Grassroots Program, Vince G, in order for them to show us na nandito pa rin sila and to show us na kayang-kaya pa rin nilang makipagsabayan sa mga current top teams ng PUBG Mobile PH. Well, it's time for us to show yung ating mga maps for today. Siyempre, ano nga ba ang mga maps sa paglalabanan nila dito? Ang pagkakasunod-sunod niyan, we have the Erangel, Miramar, may isang Sanhok, isang Vikendi, and of course, we are gonna end it off with the Erangel map. So that means we are gonna play two Erangel maps, sa una at sa huli, and then the big map of Miramar, the small map of Sanhok, and of course, the Vikendi. Ladies and gentlemen, na sobrang lamig dito. So we are gonna expect a lot of action here as well. And of course, Erangel, no? So ang kagandahan dito sa rotations natin ng mapa, eh talagang you're gonna start with the OG, you're gonna end it up, you're gonna finish it all up with the OGs. Siyempre, Miramar map, we all know that this is a large-scale map at magkakaroon sila ng mga rotations dito. At of course, this is gonna be slow phase. Pero hindi natin alam, baka mamaya mas ma-action pa ang makita natin dito. Baka sa early or sa drop pa lang, talagang magkaroon na tayo ng encuentro. Sanhok naman, expect na natin dito, the meta is gonna be, you know, they're just gonna try to heal up. Pero syempre, we don't know if ever na they're gonna be so aggressive on this because placement points or elimination points do matter on this game. Kaya they need to balance out kung alin nga ba ang priority nila if they wanted to stay or survive for too long or probably get those elimination points para mas umangat sila sa ladder boards, no? So, well, pag-usapan naman natin dito, Kuku, no? Based on the maps that we've seen here, what are your picks or what do you think is gonna be the most action-packed map for today? Well, most definitely Sanhok kasi napakaliit na mapa yan. True. For today's maps, no? But then again, I'm so excited with game number 4 kasi masyado na nating matagal na napanood tong Vikendi or na hindi napanood rather itong Vikendi sa mga competitive tournaments, no, ng PUBG Mobile. We haven't seen it yet dun sa mga pro leagues ng PUBG Mobile. And now here in the National Grassroots Program, we're gonna have a showcase of that Vikendi map. And maganda yung circle lineup dito sa Vikendi. It's gonna be very, very unpredictable kung saan nga ba ito pupunta. But again, sabi mo nga, saan nga ba magkakaroon ng magandang bakbakan dito? Again, it's gonna be in Sanhok. We have the likes of Bootcamp, we have the likes of Paradise Resort. And then maganda rin dito, no? If ever man na yung room na gamit natin is actually yung esports room na kung saan ay nagbago din yung circle meta. Yung circle meta kasi is from first phase to second phase, ang liit agad nung circle. So again, that is only if ganun nga ba yung nagamit nilang room dito. Pero right now, Vince G, talking about yung top teams, no, sa Group A, medyo feeling ko medyo packed yung Group A kasi dalawang teams ang nag 52 points. We have West Point Mamba Esports and Crossfire PH Zeus. Well, let's talk about these teams, WPM and Crossfire PH. Both of these teams are just dominating. No doubt about that. It just shows doon sa ating Group A stage. Tama ka nga doon, it was action-packed. And we can't deny that there's a likes of teams na medyo tahimik lang. Sabi mo nga kanina, ASTP, matagal na to sa larangan ng PUBG Mobile scene, pero they only got 23 points. Pero what if lang naman na they're just saving their energy or they're saving their effort. Ang pinaprioritize lang nila kahapon is to, you know, qualify for this grand stage. Once that they're in the grand stage, baka mamaya humataw itong mga to. Probably nag-iba ng galawan or mamaya they might caught WPM or probably caused by PHU's off guard. Pero you know what concerns me is yun nga na bring up mo yung Dread. Dread Esports na getting 53 points. Oo, naka 52 si WPM, naka 52 si Crossfire PHU, pero Dread Esports on their group, sila lang yung lamang dito with 53 points. Yung sinundan niya dito, Kuku, it was 43, 10 yung diferensya between Warhawks Overpower and Dread Esports. That means Dread Esports, they have the upper hand. For Group A talaga, syempre, we are seeing how competitive the individuals or the teams are in this game. Pero malalaman natin to pag pinagsama na natin yung dalawang groups na to and they will be playing it all out in the single battlefields. And I can't wait to see or experience what's gonna happen here today. And I want to point out as well yung sa Group 2 or Group B ng group stage, we have Vipers Clan.
Vipers Clan, kundi nyo alam yan sa mga nanonood, actually ito yung clan na lilipatan ni Aeons, na dating Blacklist International, na ngayon ay hindi naman siya naglalaro doon, probably he's just giving yung coaching or probably yung analyst side of things to the players na naglalaro for Vipers Clan, which is if you remember yung Rafid, yung Fuegos, Vince Fuegos, yeah. Yun yung lineup ng Vipers Clan, sila DJ, nasikat na sikat sa PUBG Mobile community no nung nakaraan. Oh. And then we have also si Spugel na matagal na rin Spugel, dito sa ating PUBG Mobile PH Esports community. Pero yun nga no, again, if you are supporting these teams, ladies and gentlemen, to the people who are watching right now this live stream, make sure to spam those comments right now kung sino nga ba ang sinusuportahan nyo. Pwede nyo lagyan ng hashtag kung meron kayong mga hashtag. And by the way, shoutouts nga pala, no, Vince G, kay Boss Loki. Ngayon ay nanonood din sa atin. Okay, shoutout. Have a great day. And of course, enjoy this action-packed PUBG Mobile action dito sa ating NGP, National Grassroots Program. And one of the things that I like about this initiative, or one of the things that I like about this program, is that, alam mo na yun, nabibigyan ng pagkakataon, just like what I've said kanina, kukuna, nabibigyan ng pagkakataon itong mga players natin, itong mga teams natin na to make a name for themselves. Ikaka. So, syempre, itong mga teams na to, yung 16 teams na to, they will be battling it all out for each, with each other. And then, of course, kung sino magdo-dominate dito, will definitely have a chance, to have a shot, rather, to at least represent the country. Not only that, syempre, we're talking about individual performances din as well. Hindi naman porket na nag-champion yung team nila, syempre, may mga individual players from different teams na baka mag-outshine. You know, tipo, yung mga tipong top frag, the best support. At mahalaga to once na magsa-scout sila ng players na, I like this guy. Even though na hindi nanalo yung team nila dito sa NGP, I like this guy because he's the best support. He's the best support na kailangan natin sa team natin, and we love to at least get this guy on our team. Yung mga ganun, nag-i-scout lang ng team. No? So, this is a great initiative for the PUBG Mobile people, for the PUBG Mobile community, to at least showcase kung ano nga ba yung laas na meron sila. And why not? Mamaya makita natin sila on the grander or bigger stage in the future, right? Yeah, exactly. Kasi nga, isipin mo na lang, itong peso, di ba? Binubuo to ng mga malalaking esports big players no, dito sa industry natin. Tier 1, Gret Concepts, Mineski Global, TNC, Brent Esports, at madami pang iba. Di ba? Yung mga names pa lang na yan, if ever man may nakapansin, dito sa mga teams din nakasali dito, no, why not, di ba? Eventually, someone would actually try to sponsor, no, these teams as well in the future. Pero yun nga, no. Again, sa mga teams, no, actually, marami rin akong teams na in-expect nakasali dito na hindi nakasali dito. So, we're not really sure kung bakit nga ba hindi nakasali yung mga the likes of KHI Esports or yung Infamous, di ba? Hindi natin alam, no, kung bakit hindi nga ba sila nakapasok dito. Probably, they're not able to actually qualify. Or probably another possibility is hindi sila nakapag-register due to their busy schedule. Pero yun nga, no, Vince G, we're still gonna have an action-packed day today with 5 maps total. And we're gonna start it off with Erangel. And again, when you talk about Erangel, you're talking about rotations, especially vehicles are important in this map. And again, circle-wise, yung mga na-cast ko rin, no, in the global stage recently, ay actually medyo random yung nagiging circle placement, no, especially in that first phase. And then eventually, grabe din yung mga shifts at the end of the game. Pero let's see, Vince G, kung sino nga ba ang makakakuha ng unang chicken dinner sa mga nanonood dyan. Baka naman, i-ano nyo na, i-guess nyo na. Kung sino nga ba ang unang makakuha ng winner chicken dinner. Para di ba mamaya, pwede ka na namin tanungan, no, ng mga numero, pang loto lang. Predict lang. Actually, I'm seeing a lot of individuals or viewers na sinusuportan yung kanika nilang mga team, yung kanika nilang mga clan, yung mga favorite clan nila to win, na nakita natin yung nagbubuhos yung mga supporta. We're seeing some supporters from MSI Saints, we're seeing some supporters from, ayan, All-Star Team Puyat, Sin Main Team. So, nararamdaman natin na ganun kamahal or ganun kasuportado ng community nila yung mga teams na yan. And of course, syempre, hindi naman papayag yung iba dyan na, oy, nako, para kailangan din natin ng manpower dito. Kailangan may mga bubuo sa comment section natin na, oy, go WPM, ganyan. Tapos, syempre, kailangan nilang tawagin yung mga supporter din as well. And then, of course, by doing that,
kailangan nyo munang i-share itong stream natin para makarating din sa mga kapwa supporters na, huy, naku, may laban pala itong team na to, kailangan natin silang panoorin ngayon, no? So, i-share natin para umabot sa buong barangay, para at least yung supporta nila, eh, umaapaw, no? So, guys, spam nyo na sa comments kung sino yung napupusuan yung manalo or napupulusuan yung makakakuha ng manok for this day. At ayan na, may topic na tayo ngayon, ha. Sa tingin nyo, ha, si Kuko na nagbigay. Sa tingin nyo, sino kaya ang unang makakamanok dito sa game number 1? Every game, tatanungin natin yan. Prediction lang naman to. And basing on the prediction, why not make our predictions as well? Oh yeah, definitely. Ikaw ba, Vince G, ano bang sa tingin mo? I mean, we have the list of teams right now sa mga screens natin. Yes. Let's start with Group A, no. Sabihin na lang natin lahat, no, para alam ng mga viewers yung mga kasali ulit. Sige. Kung ngayon lang sila nakarating sa live stream, kasi kanina napakita na nga natin yung participating teams. We have West Point Mamba Esports, Crossfire Zeus, PH Zeus, Evolution Tactics, S2K Esports, Obsession Riot, Evolution Sicario, All-Star Team Puyat, Sin Main Team. Para naman sa Group 2 na nakapasok din sa Grand Finals, Dread Esports, Warhogs Overpower, Vipers, Clan Pro, Legas, Vicious Nova, UTG Team Number 5, Sam Vis Vires, Atrasfos, Trade Emperors, MSI Saints. Ayan, sinabi ko na lahat, Vince G. Ikaw ba? Tatanungin kita ngayon. Sino sa tingin mo ang unang makakamanok? Well, unang makakamanok dito, probably, no, from my point of view, eh, syempre, hindi naman na, porket WPM and Crossfire PH yung malakas dito ngayon, eh, you know, they can have the chance. And this is what I love about PUBG Mobile, Kuko. PUBG Mobile is just too random. Tulad nga nung sinabi mo kanina, the circle is too random. Hindi mo alam kung ano yung daan ng aeroplano. The flight path, you can't predict that. At syempre, with knowing the flight path already, pagka-start pa lalo laro, syempre, kailangan mo ng barakahan if ever na aabot pa tayo dito sa favorite dropping spot natin, or are we gonna adjust into our plan B sa ating other dropping spot, and if ever kailangan maging handa tayo, no. So with that considering, no, na the circle itself, hindi mo alam kung saan papanig, hindi mo rin alam kung sino yung makakasabayan mo contesting that area, kung sino unang team na mawawala. For me, I kind of like to give this game number 1 to Vipers Clan, for although they got 38 points nung doon sa team nila, sa Group B, eh, I think they had the potential to at least get the chicken dinner in this game number 1. Hindi ko naman sinasabing Dread Esports, baliwala yung pagkuha nila ng puntos, WPM and Crossfire Zeus na lamang sila, pero syempre, naniniwala ako na there are teams na tahimik lang or underperforming from that group stage, pero pagdating dito sa ating finals, eh, magpa-pop off. Ikaw? Yeah, well, definitely, talagang meron ngang teams na ganun. Tahimik lang sa group stage, then eventually in the grand finals, talagang nilalabas nila lahat. Kumbaga, they tried just to qualify, no? Kagaya nga nung sa mga global stage, Vince G, di ba? Yung Chinese team na Nova Esports, top 16 to going on to the league stage. Tapos biglang grand finals, champion, di ba? May mga ganung klaseng instance. So dito din sa National Grassroots Program, pwede rin nilang gawin yun. And for me, kung tatanungin mo ako, no, I would probably go with the Warhogs Overpower. Pangalan pa lang, eh. Vince Overpower G. Na. Overpower, mga kaibigan. Kumbaga, power. Power! Power. May ganyan talaga, eh. Pero yun nga, no. For me, Warhogs Overpower might probably have that advantage, no, coming into this game. With the first Erangel map, but looks like we're gonna go into the first map of Erangel. Andito tayo sa spawn area. Looking at it, Vince G. Ooh. Looks like we have 56 teams. Uy, parang may mga iba atang hindi nakapasok. 56 teams. Mga kaibigan, we're talking about 14 teams in the battlefield. That means, no, kailangan na ma-eliminate nung 13. So tama nga doon, baka may iba hindi nakapasok. So we are witnessing 56 teams. No, unfortunately for them, they're gonna lose, you know, first game. They're gonna lose so much points on this. Syempre, mahirap pa sila makakuha ng puntos. Wala. Dahil, you know, hindi sila na-participate. At mahalaga yon. And, you know, the numbers disadvantage though, Kuko. Ito lang yung problema sa, you know, having 56 players on the map. That means magiging
mabagal yung pagkuha ng elimination points. So that means you're dealing with the 52 players, no? So parang 52, a maximum of 52 ang pwede natin makuha ng elimination points dito, and syempre they have to make it count. Lalo na if they want to make an impact towards this game. At we're seeing the flight path starting from the outskirts of Kameshki going downwards the quarry, and natatalunan na yung mga players natin dito into their respective traps. We're seeing Vipers repping the side of Kameshki, tapos yung ibang teams dito eh talagang ayan, tulad ng Dread Esports na nakita natin sa screen, eh talagang they are trying to at least mark this territory kasi wala naman silang kasabayan dito, Kuko. And you can see right now na itong Dread, sila Terde pala, sila Barney pala to. Oh! Ay, Vipers. Isa sa mga maukulit na content creators ng PUBG Mobile PH community, mga kaibigan. And going back to Vipers Clan, ito yung sinasabi ko, sila Deje, si Spugel, si Rain nandito na rin, saka si Paed. And I've just recently watched them play in one of the other tournaments, and they actually shown really good gameplay. Unfortunately, hindi nga lang sila yung nanalo or naging kampiyon dun sa tournament na yun. Pero, men, Dread, sila Barney pala to, sila Terde. And we're gonna probably see a bunch of yung mga kulit na mga contents, no, coming from this team. Especially that they're in Pochinki, which is the hottest drop in classic mode. Pero, uy, meron dalawang team dito na, team number 14. VV versus VN. Ayun na nga, napatay na nga doon si Jemmy. It's gonna be Vicious Nova Pro Legas. Mga kaibigan versus I think this is yung Sam Vis Vires. Kung di ako nagkakamali, yung kalaban nila ngayon. Oh, Sam SVV, yeah. SVV yun. So, another early engagement from these teams, mga kaibigan. So, grabe na agad ang nangyaring damage. Si Anak, kailangan niya lang makapag-heal up, and he did. Tapos itong si Anak trying to at least push forward sa teritoryo ng SVV. Yung SVV naman dito, nagtatago lang sa may smoke because they are gonna try to at least rotate towards the cover. Pero just look at PN, nagiging pasensyoso lang. Ayaw nilang ibigay yung simbahan dito. Sabi nila dito, papasukin na Pro Legas yung base ng SVV. Yung SVV naman dito, they're just resisting. They just try to at least buy some time. Hinihintay nilang lumapit dito yung kalaban, and then if they went near, probably mahuhulog sila sa patibong na inalalatag dito ng SBB. And VV Sam, mga kaibigan. Tawagin na lang natin VV Sam sa VV Sam na lang pala, oo. Para mas mabilis, mga kaibigan, kasi napakahaba ng pangalan. Right now, Natch. Tinan mo yung ano, player na to, men. Walang gear, mga kaibigan. No helmet, no vest, no bag. Baril lang, sapat na, mga kaibigan. At ito na si Chico, eh. Going for a push with a 2045 ang meta gun dito sa PUBGM. The SMG is doing it. Oh, going for the jump shot. Napakaganda naman nun. Dexu goes down. And Derby, pwede nang tuluyan to. And now it's only down to one player for VV Sam. VV Sam, they need to survive. Kailangan nilang makuha yung placement points dito. Ngayon, they're just watching kung may gagalaw pa ba sa area na yun. VV Sam, right now. Okay, he fires some shot. He exposed himself. Eto na Pro Legacy. They're gonna go in for the push, securing this one elimination points. That means, if ever na masecure nila to, they will be getting 4 elimination points in that encounter at one less team to deal with. Nako po. So this is a good start for Pro Legacy if ever. Pero yun na nga, hindi na nakipagsayawan dito yung natitirang member, and they have annihilated VV Sam out of this game. VV Sam, nako po. Dami pa namang fans sa live comment section ng team na to, which is yung Sam Vis Vires na galing sa group B ng group stage. But right now, if you can see the lower left, sabi semifinals, I'm not sure kung totoo ba yan, kung legit na ba yan. Kasi alam natin, grand finals na ngayon, di ba, Vince G? Pero yun nga. Itong team naman ng Vicious Nova, ng Pro Legas, ay sa kanila na itong Severny na pasok na pasok naman dito sa loob ng bilog. But then again, hindi ito yung gitna ng circle. And you can see right now, all-star team Puyat going to their usual drop point. Yep. Which is yung Georgia Paul North Apartments. And kahit na nagbago din yung lineup ng all-star team Puyat, no? They're always gonna go to their usual spot. Parang minarkahan na yan ng all-star team Puyat, Vince G. Minarkahan na talaga nila yan. I think they're just trying to, you know, get those loots. If ever na may maasalubong, they are gonna fire some shots, and then of course they're gonna try to annihilate, just like what we've seen kanina sa early stage of this game. No, so
ang kagandahan dito, after that first casualty, after that first encounter, medyo naging, alam mo na yun, parang naging chill, naging kalmado yung mga teams natin ngayon. Kasi they're just trying to prepare for the next big thing. Eh. And that next big thing is gonna be small because the circle is gonna be the priority for these players and they need to get inside. Kailangan nila makarating doon before they got eliminated, before they got wiped. Kaya sobrang nag-iingat itong mga to. They don't want to lose. They don't want to at least die too early because if ever na they're just still underperforming or not being aggressive, then they're just gonna rely on those placement points. At mahalaga to for them. We're seeing MSI Saints right now trying to push paakyat dito sa bundok and probably getting a better view, a better vantage point para makakita sila ng magandang target. They're still inside the circle, so it's safe. Ito yung bundok ng Tralala na tinatawag ko, Vince G. And looking at the team ng MSI Saints, kala ko sa ibang bang-bang lang natin makikita si Kupa, mga kaibigan, nandito na rin pala. Ay, oo. Ay, no? Pero binabaril sila. Vince G, naririnig mo yun? Oo. May mga gunshot na nanggagaling sa S2A and this is actually si Northodox. Diba? Northodox, mga kaibigan, nakala ko sa boxing lang yan. Ako din eh. Pero, men, looking at the lineup of S2A, si Caps, men, si Caps, matagal na player na to ng PUBG Mobile PH and still now, trying his luck to be able to actually get that big impact, no, para mapanalo niya yung clan niyang S2K and actually one of probably the one of the OG members of Shoot to Kill or S2K Esports. Pero Circle, by the way guys, is now going to the center of Gatka, so ang magandang gawin dito, Vince G, is to actually stay dun sa may bandang Gatka area and maganda nga rin naman talaga tong Mount Everest area na to or yung bundok ng Tralala kasi nga kitang-kita mo yun. Kita mo yung Giorgio Paul na container, kita mo rin yung ruins, yeah. Kita mo rin yung Gatka. All you need to have is actually have a good scope. 4x, 6x or probably 8x scope. I agree. Siyempre, nandoon na sa kaiba sa itaas ng bundok Tralala sa Giorgio Paul, no? We can call that the Giorgio Paul Hills. And syempre, a better vantage point. Kailangan nila makakuha ng magandang scope in order for them to spot those targets na gumagalaw, no? Syempre, you don't want to lose that point and nasa gitna ka lang naman ng bilog. So they're just gonna stay there for too long, pero they have to watch out kasi there are teams na gagapang downhill, paakyat para i-overthrow yung mga nasa taas, no? Kumbaga parang itong game na to, naghihilaan sila pababa. Kailangan nila tanggalin yung mga tinik sa kanilang mga buhay in order for them to climb up the leaderboards and they have to be careful. ASTP on the other hand, mukhang may naispatan na kalaban dito, so they have to at least plan their movement carefully. Pero speaking of which, mas gusto nila lang maingay. They are gonna try to use those vehicles for those rotations. ASTP setting up some barricades here, setting up their position if ever that they're gonna try to gatekeep or wait for someone to cross the bridge. Pero they are gonna cross the bridge first para makapunta sa gitna para mas safe sila, napasok sila sa bilog. Pero saan kaya sila pepesto next? Kasi they went in from dun sa may taas ng mapa natin, going dun sa middle, doon sa may bandang Giorgio Paul. Are they gonna go inside the ruins? Are they gonna go inside the other places? Are they gonna go downwards the Pochinki? We don't know. And nakita ko yung team ng All-Star team po yat, Vince G. Ah. Ito yung mga nakaraan na team dati nung 2019. They were part of the Maranao Team PUBG Mobile community. Ooh. Yung mga yung mga nasa Dakong Mindanao. Yung ating mga players ng All-Star Team Puyat, actually na-acquire pala ng All-Star Team Puyat tong team na to. So again, sila Macbeth, sila Ninjax, malalakas na team yan, or player yan rather. And Ninjax, one of the other content creators din ng PUBG Mobile PH community, no, na makikita mo na nagla-livestream ng kanyang mga laro. And again, malakas din team na to. They have that potential, no, to actually get the champion for today's tournament. And let's see if they can actually go for that championship as they are actually in ruins right now. Kita-kita naman natin, MSI Saints. Si Lux, yan, isa sa mga players din na medyo, alam mo yun, famous, no, when it comes to PUBG Mobile PH community. So right now, Vince G, kung napapanood natin sila, guys, all they're doing right now is just trying to get in position. Napakaaga pa, it's just 10 minutes and a half in the timer here.
And isipin mo, may dalawang teams na hindi nakapasok din. So talagang medyo magiging tahimik muna yung ating laruan dito in the first few phases of the game. Oh, look at the circle. I'm seeing here the other teams na nasa labas. Katulad nga nung Vipers lang na dun sa may sulok ng mapa pa nag-drop. Yung tipong pagkabukas pa lang nung hatch nung malaking airplane ay talagang nag-drop na. No? They're just gonna try to loot up but mukhang prepared na sila. So they are gonna push in towards the circle. At itong ASTP natin ay nakapwesto na dito. They're not letting go of this vicinity. Maganda kasi ang high ground control dito pero si Rhodes, nako. And Ninjax, mga kaibigan, nandito lang sa... I think they're gonna try to at least front it out sa may gitna ng fields or itong si Macbeth is gonna try to cover fire or probably get some support dito just to at least protect his teammates na magpupush. Kasi alam nila na may kalaban nearby eh. So, if ever na na-attract yung attention and then nag-gumante or pumalag, then if they have that support, probably they have a chance to at least win that. Pero they have to watch out kasi pwedeng may pumasok dito sa area nila na pwede nila ikapahamak, like third parties, ibang team na pwede silang likuran. Tapos mamaya, if they just focus too much on S2K, tapos biglang may lumabas sa team sa gilid nila, eh, there's gonna be a hard time because there's gonna be a three-way battle at yung drop natin. It is going towards dito sa may tubig. Kailangan lang yun to, ha? Nagtampisaw ang care package, mga kaibigan. Kailangan mo nang basain kasi, Vince G, bago buksan yung care package na yan. At para mas maganda ang laman, mga kaibigan. And it might be an AUG, might be an MK14, or probably an MG3, mga kaibigan. Yan yung mga options, no? Or probably an, AMR, ayan. MK14 nga. Ang laman, one of the lethal DMR weapons na meron tayo with all of the level 3 gear, level 3 bag, helmet, and vest. So talagang makunachi ka dyan, no? Pag nakuha mo yan, yung care package yan. Problema lang, Vince G, ang hirap kunin yan, nasa tubig, nasa gitna pa. Diba? Sa lahat ng pwedeng pagdrapan, sa tubig pa, naligo mo muna kasi yung care package, nainitan eh. Nabasa muna bago makuha. At syempre, kailangan din mabasa ng mga players natin in order for them to get doon sa care package, no? If ever na they need to swim towards that care package, that means magiging exposed sila. Hindi sila makakaawak ng barrel towards the water, pero S2K now trying to at least ride or die. Now, Dread, nag-aabang lang dito, trying to heal up si Terde, nakatanggap ng damage sa S2K, pero here comes ASTB. This is what the third party, this is the third party that I'm talking about, Kuku. Nandito na yung Dread. ASTP right now trying to at least make some push. Terde nakatanggap ng granada at mukhang eto na si Macbeth. Gagawin ka Macbeth. The push is successful and the knockdown is there. Barney now falling on the hands. Yung Dread natin dito, sila na yung third party. Sila pa yung nahihimay at si Pente na lang ang natitira ditong nakatayo. Barney and Virus, kailangan niyang gamutin pero nilinis ng S2K. And unorthodox, mga kaibigan, what an orthodox play there coming from Shoot to Kill Esports. And ito yung medyo risky, no, sa part ng Dread. Team kasi nila Barney medyo aggressive talaga yan in the early stages of the game. And again, that's probably why they're top number 2 dun sa grupo nila ng group A ng group stage. And again, kills do matter here, especially that yung point system ay yung regular point system na ginagamit natin ngayon sa mga pro leagues, which is yung 15 points. Yep. Ang makukuha kapag mag-chicken dinner and then one elimination per or 1 point per elimination rather ang makukuha mo. And you can see right now 2 points na agad-agad itong Shoot to Kill Esports. Kailangan nga lang mag-heal nung isa nilang player, yung player number 1 nila, pero you can see this split na ginagawa ng ASTP, sobrang effective, Vince G, sa totoo lang. Duo split ang ginagawa nila kanina, pero ngayon it's a 3-1 split right now is what the All-Star Team Puet is doing. Ito yung evolution, no, ng PUBG Mobile PH strats. Kasi usually before, yung strats ng mga PH players, eh, sabay-sabay lang sila, sabay-sabay lang, nasa isang lugar lang. But now, they're able to actually study yung mga international gameplay din. And again, usually nakita natin to from, na nasa PMPL ka rin naman dati, no, Vince G, and you can see that the Thai teams, no, ginagawa tong formation na to. Oms, talagang Thai teams, they're just establishing their dominance. I'm so happy that our teams are able to adapt into that kind of meta, and we're seeing right now that
grabe gumalaw itong mga to. S2K right now, nakita yung mga members ng MSI Saints sa ibabaw ng kabundukan ng Gorgopol, pero they are not gonna let go of that position. They have the high ground advantage. Kailangan lang nilang mahanap yung mga katawan na pwede na lang tirahin dito. And look at Kupa, hindi na aalis yung kanyang side, pero sabi niya dito, it's not enough. I need to reposition myself somewhere higher, and he's gonna go high. At mukhang si Lux dito nag-aabang sa may paa ng bundok because he doesn't want his team to suffer a lot of sneak attack, a lot of push. Pero ASTP, they're just being chill. They're just being patient dito sa outskirts ng ruins, and they're just waiting for S2K to lose patience and finally make some push. Pero, naku, nandito na si Box. Nandito na. Naku, Si Bok. Parang may kilala akong Bok. Timpayaman yan, di ba? Timpayaman yan. Yung nag-Omi TV ngayon sa kanyang mga vlogs. Pero right now, Macbeth going for that scope with that 4x scope. Actually, yung meta ngayon, no, when it comes to scope, either a 4x or a 6x, really, really effective. But then again, you really have to be precise, no, with your aim. So kailangan mo talagang i-practice yung sensitivity mo sa training grounds, and matagal naman na tong player na tong si Macbeth. Definitely yung sense ni Macbeth is all approved na by you know, by the team and also by himself. And you can see right now that they're just holding itong area na to, no. We're not really sure why, probably that the circle has shifted dito sa area na to, and itong ruin castle area, no, sila Ninjax naman, so duo split pa rin ang ginagawa ngayon ng ASTP. And you can see right now that the circle is centering ruin. So kaya naman pala, nandito yung team nila Macbeth. And you can see right now that all of the other teams are now inside the circle. UTG team number 5. Kind of interesting kung paano yung ginagawa nila dito, no? They're trying to go for the edges of the circle. Ang daming pwedeng puntahan sa gitna. But again, playing it really, really safe for now is probably the best thing. Kasi first game nga lang naman, Vince G. So definitely, you can actually adjust your gameplay coming in the second game kasi merong magagandang mapa pa na susunod, like we have the Miramar, Sanok, Vikendi, and another Erangel in the final moments. But then again, looking at Viper's clan, Vince G, may isa na palang namatay sa kanila, si Rain. Naku po. Naambunan yata. Pero Viper's clan now with 3 remaining members. Now, sabi mo nga, we are familiar with the players. Sila yung dating Fegos. Kailan natin si DJ. No doubt, sila pa Ed, sila si Spugel. Ito yung magkapatid, no? So, ngayon, Viper's clan is just waiting for someone na lumapit doon, no? They're just trying to check out the corners at hindi sila lalapit, not until mag-shift yung bilog. Maganda pwesto nila, it's good for gatekeeping. Pero may lalapit kaya ng mga members from outside. Sila yung pinakahuli. Sila yung nandun sa pinaka-edge nung mapa natin kanina. They came in late, so they need to prioritize going deeper, going in the middle of the circle. Yung S2K naman, pumaparada lang bagya. They're not letting go of this area right here. Malapit sila sa may tulay, so that means they're just gonna expect those teams or those players to tatawid doon sa may tulay. Pero S2K, nako po, may nakita sila or may napaputok lang just to be sure na may bala pa yung barrel. But both of these teams, they need to prioritize getting in. Kasi, isa na mamakantayan sila dito, they just need to wait for the circle to at least shrink in before talaga anything else. Wala na sila magagawa kundi, wala. Mag-open fire na sila to each other. But in this kind of patience na pinapakita nila, talagang they're not gonna get those elimination points up. And kitang-kita mo naman yung pag-iingat ng bawat kuponan nakasali dito, Vince G. It's just a matter of when yung labanan. Probably around phase number 4. We're still on phase number 3. Nag-shift na rin yung circle to the north. Mga kaibigan, pa-north mga kaibigan ng circle. And the reason why I said na sobrang play safe sila ngayon is because yung champion ng tournament na to will receive yung grand total prize pool na 5,000 pesos, mga kaibigan. So talagang ingat na ingat yung bawat kuponan dito. We're not seeing a lot of engagement. We saw an early engagement coming from Dredd. And again, ganun talaga yung gameplay nila Barney. Talagang aggressive gameplay. Talagang gigil na gigil, mga kaibigan, yung mga players na yan. But then again, you can see Rods with that Mini 14. Isa sa mga guns na na-buff nung recent update. And naka 8x scope din. So again, medyo delikado kung makita ka ni Rods, mga kaibigan, with that Mini 14. And right now, with the dual view right now, you can see S2K
Actually, ano, S2K within S2K yung nakikita natin, Vince G. Napakaganda naman nito. S2K within S2K, ladies and gentlemen. Wala pa tayong nakikitang spots dito. So, wala pa masyadong aksyon, pero I'm hearing some gunshot. Uy, no, MSI Saints is just nearby. The vicinity, S2K needs to be prepared. Kapag may gumalaw dito, probably they're just gonna expect a lot of gunfights in this vicinity right here. They're not letting go, ha? Kasi, syempre, concrete is the way to go if ever they wanted to solidify their defense. Pero, uy, number 13 is here. UTG Team 5 going downhill. Nakita ang S2K fire some shot na pinitan si FB333 na gumamit ng panghil para at least buhay pa siya dito sa kanyang kinatatayuan. At right now, kailangan nila maging alert because sa taas, sa gilid, may kalaban. So that means if ever na mag-push down yung dalawang teams na to, S2K can be sandwiched. Yeah, S2K can be sandwiched. But then again, lumilit na ang circle. Again, makakaramdam na tayo ng Barilan. Pente, the only member for Dread, now has to actually get away. Nakita ni Kads, may bigyan, baka mask pa yan. Narinig na nga natin si Kads na bumabaril dito kay Penta. Penta needs to find a better place to stay kasi nga kung titignan mo yung minimap, wala siya sa loob ng bilog. Kailangan niya makapasok and get probably a dog shack or yung small house na pwede niyang taguan and then try to survive until the very end. Kasi again, at the end of the day, placement points pa rin ang importante dito. Malaki pa rin ang top number 2 if ever man gusto mo mag top 2. 12 points din yan, Vince G. And you can see right now, itong Evo ngayon ay naka-situate dito sa labas lang ng circle. Gine-gatekeep sila ngayon ng Pro Legas Vicious Nova. May nakita tayong nanak dun sa kill feed. 48 players remaining, 13 teams still alive. Isa pa lang ang team na nawala, Vince G. Fourth phase na tayo ng zone at sumabog si Caps, mga kaibigan. No, it's actually also Spooky Pie. S2K, pinasabog ng Evo, mga kaibigan, dito sa ilalim. And right now, nahihirapan sila makapasok ng circle. Nahihirapan sila because they're just setting up some traps here. They're just waiting for the right time. Hinihintay talaga nila lumit ang bilog. Hindi talaga sila gumagalaw. Kumbaga parang they're just letting the time pass by. They're just being patient enough. At kapag itinulak na sila ng bilog, wala silang no choice kung hindi gumalaw kung nasa ng bilog. At lugi talaga, talo talaga yung mga hindi naapesto, yung hindi pinaburan. ASTP still pasok pa rin sa log B. They're just watching for someone or a team na lumapit dito sa pinagtatayuan nila because this is gonna be an elimination point. Pero I'm seeing someone here, Sin. Nako, yung Sin nandito sa may sunken city at hindi tinatantana ng ASTP to. Pero sabi ng S2K, we've got someone on our side. It's, I think it's UTG. Team 5, hindi pa rin bumababa sa may kabundukan. So this is just getting so much interesting. Lahat na mga nasa Gorgopol Hills, lahat na mga nasa Gorgopol side, they need to adjust, they need to go inside. At lahat ng mga nasa bilog, pasok doon sa ruins area, eh talagang, they will be waiting for the next circle if pababot pa rin sa kanila or not. And you can see right now, Ogrive, mga kaibigan, isa sa mga Ogrive, dating pro players na ngayon ay content creator ng PUBG Mobile PH. Parts right now need some help. Pero yung minus na nga sila dito ng ASTP. All-Star Team Puyit right now getting aggressive as they are able to actually take out itong si Sevi. Ogrive, hindi niya maano bumabaril itong ASTP kasi merong ridge area dito. So again, the positioning of Warhogs overpowered. Oh my! Ngayon ay hirap na hirap sila. Entrep, mga kaibigan, on the kill feed will go down. Warhogs Arcs will go down as well. Mananockdown na nga rin ng ASTP. Now it's only down to Ogrive. Ogrive, mga kaibigan, ng 4 ng Warhogs overpower. Parang alam na rin yata ng ASTP kung saan yung susunod na ipupush nila dito, which is going to be that compound kung nasan si Ogrive. Ogrive needs to actually prepare for that defensive move. Ilagay na lahat ng mga smoke, i-ready na lahat ng mga granada kasi ito na ang All-Star Team Puyat. And look at the circle right now. Nag-favor pa kay Ogrive. Nako po, si Ogrive Virgo now, hindi niya naiiwan yung pwesto niya. He's just safe there. Busy yung ASTP just trying to at least annihilate those teams na nasa labas. Hindi kayo welcome sa bilog. Sa amin kayo dadaan. Sile nakatanggap ng damage pero UTG managed to knock down one. ASTP Sile nakakuha ng isa in the form of Biggie Boy at mukhang tutuluyan niya si Biggie Boy. The smokes isn't enough
to conceal Mickey Boy, pero it's enough to buy some time para lumapit yung kanya mga kape. Ogrev now waiting patiently. Hinihintay niyang may lumitaw at saka siya babaril. Pero here comes in, inaakit yung bundok, si Seki nandun from the UTG. At si Ogrev talagang hindi na umihinga mga kaibigan. Nandito lang siya pinapanood, pinapalakpakan ang ASTP na gawin ang kanilang trabaho. Rods getting one player from MSI says sinuluyan niya na nga. And I think itong ASTP natin, they're just enjoying those elimination points. Magandang ginagawa ni Ross dito, try to flatten out the vehicle para hindi na makatakas. And right now ASTP is just not enough. Kailangan pa nilang makakuha ng, kailangan pa sila makakuha ng maraming elimination points. They still got 4. Kailangan pa nila mag-extend. Vipers lang on the other hand, they got none. They need to work out on their being on their aggressiveness in order for them to get some points. They got none. They don't want none, mga kaibigan. Ninjax, ang ASTP, alam na na merong SpongeBob na kotse doon kay, ano, kay Virgo Mobile, mga kaibigan. UTG France will go down though in the blue zone. The blue zone. Medyo masakit na to. Masakit na masakit na talaga to. Fifth phase of the zone. Actually, Pente gets a nade on the kill feed right now. He eliminates one player of Evo. That's Cads. Na tinuloy na nga niya with that AKM. Isang patay. Bailout agad-agad, mga kaibigan. Ogrev right now getting ready for that action. Nagbato ng granada. Binato na rin ang molotov. Inuman muna tayo, mga kaibigan. Sabi niya, nagbato na ng bote. As Pente, wala na nga, mga kaibigan, na napasabog na. Vince G on the kill feed. Oh, Ogrev goes down. Ninjax with that beautiful nade. And Paed also on the kill feed. Ang daming labanan, mga kaibigan. Napaka-skip dito sa northern side ng circle. There's so much players in this area. And you can see right now, Crossfire, PH, Zeus. Sila Wise, mga kaibigan. Akala ko, sila yung pang-pang sila mapapanood. Meron din pala sa PUBG-M. And Vok right now, nagpapanggap na malunggay, mga kaibigan. Nakalockdown ng isa. Good Joy, nangingi ng tulong. And Wise, oh my G, the best jungler talaga. The best jungler, literal na nasa may kagubatan, nasa may damo, nagtatago sa puno. Hinahantay niya lang ang magandang target, but we are now down to 24 players na nagkakarambola sa battlefield. Make that 21, 7 teams na lang natitira dito. They're fighting for that chicken dinner. Bombahan lang ang labanan dito. Wise throwing in those nades, trying to at least get some information, those intels, kung isa-tling may lakas. Pero si Landju from Zin, trying to spray on that smoke. Walang tinamaan, bagya. Mickey Boy, na kanina pa nakakatanggap ng damage, he decides to heal up. Yung scene natin, nagtitipon-tipon sa may smoke together with the OBS. Pero sabi ni Wise, tatama lahat ng granada ko. And one knockdown, dalawa na. Kailangan na lang gumawa ng play dito. Si Bok na lang ang makasama na kayo dito na spray. Coming in from Wise. No, Kael, just try to clean up Wise and Kael. Silang dalawa na lang gumagawa ng play dito. Nasa na yung kakampi nila. Providing some cover support. Kael now try to clean up. At mukhang naubos na ng CF. Grabe naman talaga, yung OBS is now out. Crossfire, PH, Zeus, mga kaibigan, able to actually eliminate a team there. Supremo, kailangan na niyang pasabukin tong kotse na to para magkaroon ng cover. Aloy goes down. Unfortunately, ang daming bumabaril sa likod, mga kaibigan. ASTP, pinasabog na nga si Aloy ng Evo. Ito na yung team ng Warag sa likod. And right now, you can see, hindi pala Warag yan. It's actually Sin. Na nasa likod, mga kaibigan. Sila Moy na ngayon ay papush na rin dito sa area ng mga Evo. Wise will go down because of that blue zone. Rods, ASEP right now in position to get this win. In position right now, Sahel nakatanggap. He's so exposed. Na-open siya sa mga members ng Sin. And Sin is not gonna let that go. Nakapaghilap pa nga siya dito, trying to at least being revived here by his teammates. Si Lux, kinain na nga ng blue zone. And this is getting crucial. We're talking about 3 teams here. We're talking about 9 players here. ASTP, sila nga kompleto. That means ASTP needs to deal with 5 more players from those 2 teams. It's either 3 and it's either 3v2 situation na kailangan nilang i-deal with that control. Mickey Boy is now down for the count. Hinihintay na lang din ng CF kung sino ang susunod. Si CF na lang dito, mukhang nasa radar na ni Rods. And Rods is not gonna let that go. Kahit magtago ka sa puno, isang hibla mo lang, eh, pwede kitang barilin. Bakit? Palagay ko si Rods naka-realme phone yan, kaya ang lakas ng tutok.
Pagka Realme ka talaga, ibang ang laro mo. Ninjax actually gets the circle now. They're in the edge kasi Vince G. So maganda ang ginawa doon ni Ninjax. And you can see right now, sila Landry, sila Proxy, at saka sila Moy. Hirap na hirap makapasok yung mga kotse nila. Onti na lang at sasabog na. Pero nandito na rin si Ninjax. Overextending. Beautiful extension here coming from Ninjax. Trying to get ready with the nade. Three nades, three bombs. Oh my goodness. Ano, underhanded throw, mga kaibigan. Kaso nga lang, siya ay umikot kasi nga may bomba rin doon. Oh, Ace. For the side of Crossfire PH Zeus. Tahimik lang. Mag-isa na lang kasi. Tamang third party na lang ang gusto niyang gawin dito. But right now, he's sorry! Foxy goes down with that UMP. Naka 4x scope pa. Moy na lang ang natitira bigla. Keeps it. Ang narinig na nga nila yung gunshot dun kay Haze. All-star team Puet right now with a 4-man strong. Sila lang ang mananalo dito with the explosion. On to Haze. One more. Moy na lang ang natitira. Down in the blue zone. Two first aids left. Healing para galing sa kanya. At hinahanap na nga nila Ninjax, mga kaibigan. ASTP. Oh! Now waiting for the first chicken dinner. Oh my goodness, mga cancer pa ba? Hindi na ata, as hindi they na are now the winners for match number one. Winner, winner, chicken dinner for All-Star Team Puyat. All-Star Team Puyat getting a lot of elimination. 11 elimination points to be in fact. Ang ganda ng control nila dito. They didn't even lose a single member. Muntik-muntik na. Muntik-muntik ng gapangin ng Sin. Kahit isa lang, makakuha lang sila na isa. Probably, they might cut 6 elimination points if ever na ganun. Pero, well, that's a good start. All-Star Team Puyat dominating this game number 1. The first Erangel map. Later on, meron ba tayong Erangel map, Kuku? Pero this is gonna be the preview. All-Star Team Puyat, they wanted to make a statement that they wanted to dominate this grand finals ng ating NGP. And actually, sobrang nagustuhan ko yung rotation ng ASTP doon, Vince G. Paisa-isa lang, no? Isa sa loob, and then yung tatlo will try to actually fire their guns from from long distance and try to just gatekeep yung mga players na nasa labas. We have Crossfire, PH Zeus, and then yung Sin main team na sila Proxy. Sila Proxy, alam ko medyo nakainis yung nangyari sa kay Proxy kasi nga nabarel siya. Hindi ng All-Star Team Puyat kundi si Haze, ng Crossfire na nasa labas. So again, yun talaga, you can get third party and every single elimination counts. So talagang ginawa lang talaga ni Haze yung kanyang trabaho doon sa moment na yun. But then again, since then, we're done with Erangel. We're getting ready or we're getting set for Miramar, Vince G. Pero bago tayo pumunta sa Miramar, tayo muna ay magbe-break. So guys, don't go away. We will be right back.